Hello mga kapatid, magandang araw po at nag-usap tayo dito ng magandang aklat ni Father Chad Riefenger, no? Riefenger. Ang ganda nito, no? Angelology. So, isi-share ko ito sa inyo ngayon, ha? So, yung nabasa ko, ang ganda, The Nature of the Angel. So, mag-discuss tayo dahil sa mga 1940s pala, 1940s to 1980s, na-decline yung interest ng simbahan. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon. Very few exorcists were left actually doing to work. So mga 50 decades, mga 1940s to 1990s, no? Nga, sabi dito, as a result, there was an intellectual gap. So, may intellectual gap that occurred for 30 to 50 years, almost 50 years, so 5 decades within the Catholic Church. The wake of exorcism and deliverance. So, may intellectual gap. Sabi dito, sa document, ang title nito ng alat dito, The Dominion. So, isi-share ko po ito. Ito po yung babasahin ko buwan para ma-share ko sa iyo yung mga reflection and quotation from the document of the church from a known exorcist worldwide, no, si Father Chad Riefenger. Sabi niya dito, there are two ways, no? This had left in an intellectual gap in two ways. May intellectual gap talaga tayo, no? Ang simbahan ay hindi na expert sa spiritual phenomena dahil mga 50 years, no, wala, no, hindi na active yung simbahan, no. Unang intellectual gap first is that because there were so few exorcists, the apprenticeship aspect of passing on wisdom in the practice of the church was not able to be resurrected in the same manner. Over the course of time, a solid priest began to study and yet some type of training from the few exorcists to be degree passable. To the degree passable, certain exorcists have arisen in various countries who are proficient in providing an apprenticeship. So dito, it's only few exorcists ang natira sa simbahan. So, merong intellectual gap. Una, kung meron mang gusto na mag-apprentice, only few exorcists, no, throughout the whole world. Pangalawa, no, the second intellectual gap had to do with the academic side to the study of diabolic influence. Una, sa academic side, wala nang tinuturo sa mga seminaryo. Virtually, nothing has been taught from the 1940s even to this day in seminaries. Wala nang nagturo sa seminary. University regarding angelology and demonology. Wala nang nagturo patungkol sa reality of angel and reality of demon. Demons. So, yung mga tao, merong intellectual gap na parang hindi nila alam, no? No, totoo ba yung may anghel? Totoo ba may demonyo? So, yan. Intellectual gap in two ways. Una, there are few exorcists practicing the spiritual warfare or deliverance and exorcism. Pangalawa, academic side. Hindi na ito tinuturo sa mga university as well as in the seminaries. Okay. So, mayroon mga lady
na active nito sa deliverance, sabi dito, he would know the basics that are necessary to be an exorcist. So, kailangan lang pala na may basic knowledge tayo, no? Pero mga active without the right tools, without the right understanding of what they can and cannot do, or without the right understanding of the theological and philosophical principles of the ungird, the proper understanding of spiritual realities and spiritual theology. So, kailangan natin na meron tayong proper philosophical and theological understanding ng spiritual realities. Dahil kapag wala tayong proper understanding sa mga una, i-discuss natin the nature of the angel, di ba? Ngayon. So, lalo-lalo na, wala pa tayong proper understanding, wala pa tayong theological understanding, without the right understanding of theological and philosophical principles. At meron pang mga movie na exaggerated. So, dumubli na yung mga false information na natanggap natin. So, kailangan natin mag-review. The more we read the book of the church, the more many things we discover, that a lot of things, no, hindi pa natin alam. Okay? Sabi dito, further, nakadagdag sa mga false information ito, mga movie industry has been producing movies with which sensationalize the work of exorcists, spiritual warfare. Ano ba ito? Sensationalize, which contains exaggeration about the work of the exorcist. Exaggerated na yung iba. These movies, books, and reports are often laden with false and errant theology. False and errant theology, hindi na mabatay sa ating katuruan sa official teaching ng magisteryo. Okay? So, in addition, if the Catholic publishers, priests, and bishops alike do not provide sound literature in this area, which avoids sensationalism and provides a proper theological context. So, kailangan talaga mabuti na nandito itong aklat, mga aklat ng simbahan. Bili kayo ng mga aklat ng simbahan, especially sa spiritual warfare, so that we can have a proper and understanding, theological and philosophical understanding on spiritual realities and spiritual theology. Mas mabuti na meron tayong na sapat na kaalaman patungkol dito. Kapag wala tayong sapat na kaalaman patungkol dito, it will lead us to false knowledge, mga kapatid. So, inikayat nga, the Catholic publishers, priests, and bishops alike should provide a sound literature to combat this false information around the globe. No? So, nangyari, meron tayong false theological context or concept about the spiritual realities, a spiritual being. No? Meron din tayong self-diagnose sa mga laity. So, ito po ay, dahil walang nagtuturo sa kanila, wala silang sound literature na patungkol sa spiritual phenomena, it will lead them to self-diagnosis. No? Sabi dito, those seeking help will turn to the wrong people for help. So, instead, mag-anak sila ng tulong, they will turn to wrong people for help. One aspect of this text for the laity is that anything that would lend itself to self-diagnosis. So, pupunta tayo sa mga laigo na walang alam, walang training, delikado po yun. Has been removed. Self-diagnosis on the side of the laity has been removed from the version which is for the clergy only. So, unang-una, mas ini-entrust pa ng simbahan sa mga pari, no? Dahil yung mga laigo walang theology, hindi pa sila nakaranas ng theology, hindi sila naka-undergo ng theology. Pero merong mga laigo ngayon, no?
Well-versed na sa theology, nag-aaral na, di ba? Pero, self-diagnosis on the side of the person seeking help is virtually never accurate. As every exorcist will attest. So, kailangan talaga may exorcist, may pari, na may alam patungkol sa spiritual phenomena. So, avoid self-diagnosis. No. Marami ito. Example ako, may vision ako, Father. Nakausap ko si Mama Mary. Bawal po yun. No, mag-self-diagnosis ka, bawal na bawal po yun. No? So, self-diagnosis on the side of the lady has been removed for the version which is for clergy only. So, should be under the guidance of the priest. So, it demands a lot, no, for us priests. Na let us continue to study, let us continue to read books. How to help the faithful if we never upgrade. Ang ganda dito sa Diocese of Tagbilaran, meron kaming updating. No? Every semester ba yan? No? Meron kaming updating, mag-invite si Bishop Abet ng... dahil yung simbahan ay ano eh, grabe yung simbahan, yung wisdom ng simbahan. May canon lawyer, may moral theologian, may dogmatic theologian, may Bible scholar, may mga church fathers na mga experts, may mga exegetes. Grabe yung simbahan. May mga liturgies. No? May mga... ang dami. Mga... May social teaching. Ang dami. Grabe yung simbahan. No? When we study the teachings of the church, we will be amazed. We will be enamored by the beauty of the mystery of our faith. Amen? So, since demons tend to hide and feed the person false information, any self-diagnosis will virtually never be correct or precise. So, makinig kayo ha sa mga LIGO na mahilig sa mga vision, mga fake apparition. Huwag kayo mag-self-diagnosis. Let us consult the experts in relation to spiritual phenomena. Ang mga exorcists, no? Ay may mga background sa theology, may background sa mga conferences, mga training. So this coming August 19 to 23, meron tayong conference throughout the Philippines sa lahat ng mga PACHA members, mga Philippine Association of Exorcists, no, PACHA, Catholic Exorcists, PACHA, ay mag-conference ang buong Pilipinas. Ang ganda. Meron naman tayong madadagdag naman yung kaalaman natin, no? Mas mabuti yung makinig, no? At magbasa. So ngayon, punta tayo sa nature, angelic nature. So ito po yung una nating i-discuss. What's the nature of the angel? Ano ba yung kanyang pagkamao? The nature of the angel. No, the nature. Sabi dito, angelic nature itself, since the very nature of spiritual battle is to engage fallen angels. So, the very nature of spiritual battle, ang pinaka-essence sa ating battle, spiritual battle, is the fallen angels, to engage the fallen angels. Dahil yan sa mga demonyo. It is necessary to discuss the nature of angels. Dahil yung mga, their attributes, etc. Since the fallen angels are still angels. Kasi yung mga demonyo, mga kapatid, mga angels rin yon. Ang nature pala ng mga angel, ito, no? Angels are pure spirits, and therefore do not have a body, but like a God, are purely spiritual. The angels appear throughout the Bible as spiritual beings. Ano yung mga anghel? You need to know, anghel? Spiritual beings.
No. Pure spirits, wala silang material component. They have no matter. It is not right to say they are spiritual matter because they don't have matter. They are pure spirit like God. Tanungin din basahin na. And then in Fourth Lateran Council, Defidi Catholica, First Vatican Council, Defilius, and sabi dito in the document the council quoted Ephesians chapter 6 verse 12. Insofar as we do not wage war with flesh and blood. Hindi tayo nakipagdigmaan sa mga tao, flesh and blood. It's referring to human being. Hindi kaaway natin yung mga tao. Ang kaaway natin ay ang demonyo. So, balik tayo. We also read St. Paul in his letter to Hebrews. Chapter 1. Take note. Chapter 1 verse 14. Ito po. Ito na. Yung nature ng mga anghel. Are they not all ministering spirits sent to minister to them who shall receive the inheritance of salvation? So ano? They are ministering spirits. They are pure spirits. Anong misyon ng mga anghel? Malinaw na malinaw. Sent to minister to them. No, to serve us. Grabe, no? Grabe talaga yung mga tao. Grabe itong spiritual truth na ito. To serve them who shall receive the inheritance of salvation. So, para sa atin ito. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pinadalan tayo ng mga merong bodyguard, yung mga security guard. Meron pala tayong soul guard. Yung mga anghel natin ay to minister us. Those who receive inheritance of salvation. Tayo. Di ba? Ang ganda. So, ipropomote ko sa inyo, call our guardian angel. No? Every time na mag-travel tayo, no? Ito yung ituturo ninyo lagi sa mga anak ninyo. Bago kayo pupunta sa ano, ito the best prayer, no? Because pinadala sila sa Diyos sa atin to protect us. They are soul guard. Ito po. Angel of God, my guardian dear. Huwag niyong pangalanan yung mga anghel ninyo, ha? Maliban sa tatlong archangel. Gabriel, Raphael, at si Michael. Sila si Judel, sila si... Sino ba yun? Si Barakel. Hindi yan pinopromote ang simbahan. Kung meron kayong seven archangels at merong mga pangalan, kunin nyo po yan. It is not recommended by the church. Ito yung ituturo sa mga anak ninyo. Angel of God, guardian angel prayer. Sa pag, kahit malaki na tayo, ipagdasal natin ito. Because all of us have guardian angels. Okay? Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Even this day, be at my side to light and guard, and rule and guide. Amen. So, ang ganda, no? So, patuloy tayo, mga kapatid. This question is a historical one which keeps re-emerging, apparently coinciding with the influence of the theology of Franciscan schools of the Middle Ages throughout the time. The discussion of origins having a spiritual mother was a metaphysical discussion to solve certain problems in relation to the angels having potency, as well as certain apparition of the angel sets as appearing to various people throughout time by assuming a body. They are spiritual as defeating. So, even though they appear as human form, but still they are spiritual beings.
as defined of the church. It is defeated. However, from time to time, some theologians speculate. Meron mga theologian na meron silang speculation that this would not preclude a discussion of spiritual matter. However, this idea of spiritual matter did not receive wide acceptance among theologians. And the common opinion is that when Christ, when the church define that they are spiritual, that they are pure such, that angels are spirits is mentioned in 2 Kings chapter 22, verse 21, Daniel chapter 3, verse 86, Wisdom chapter 7, verse 23, 2 Maccabees chapter 3, maraming mga biblical texts, 24, Matthew chapter 8, 16, Luke chapter 6, verse 18, and chapter 10, verse 20, Hebrews chapter 1, verse 14, Apocalypse chapter 1, verse 4. They're spiritual beings. They don't have matter. So even though they appear as physical, but they are purely spiritual. It is defeating. Official teachings of the church cannot be changed. No? Kaya nga, hindi ina-accept yung speculation ng mga ibang theologian. It is not accepted. It is not accepted, widely accepted by the theologian because it is not the official teachings of the church. Intermediate between God and man. So, yung mga anghel pala ay intermediate. Nasa middle siya. Between God and man. As we read, you have made him a little less than the angels. Mababasa natin yan sa Psalm chapter 8, verse 6. So, yung tao ay ginawa mo little less than the angel. So, superior pala yung anghel sa ating mga tao. Created by God out of nothing. So, ano pa yung mga anghel? Created by God out of nothing. Gikan sa, galing sa wala. Grabe yung Diyos. Angels are not co-eternal with God. So, take note ha, angels are not co-eternal with God. Meaning to say, hindi siya co-eternal. Angels are created beings. He is not co-creator. Okay? Take note ha. Though he is greater than the angel, than the human being, but he is not co-eternal with God. The existence of angels can actually be known through the natural light of reason. So, ang mga anghel pala ay we can comprehend, maunawaan natin ang existence of angel using natural light of reason, by using our reason, natural light of reason, mga kapatid. Okay? As is seen in St. Thomas' discussion, Summa Contra Gentiles. Essentially, the argument is that the perfection of the universe requires that there should be intellectual creatures other than man. So, dahil makita mo yung universo, mga kapatid, makita mo yung universe, perfect universe. So, therefore, there is intellectual creatures other than man. This is based upon a corollary to the principle of degrees of being. So, merong principle degrees of being. May order, no? May hierarchy of orders. Okay? Since angels are entirely immaterial. Ano ba yung immaterial? Spirit. Spirit. Ano bang Tagalog ng spirit? Kaluluwa. Spiritual entity. Spiritual being. They are not matter and form composites due to the fact that they are intellectual and intellectual substance are immaterial. So, they are intellectual substance and are metaphysical between God and man. Man is the highest of the material created order, being composite of body and soul,
And God is pure spirit and pure act. And Diyos lang ang pure act. Perfect. If there is nothing between God and man, then there is a gap in hierarchy of being, which is contrary to the principle of degrees. Degrees of being. So may hierarchy of, hierarchy of orders yung creation sa Panginoon. No? So kung walang there is a huge gap of hierarchy of being, which is contrary. Kailangan may intermediary na being, and it is the angel. Therefore, there must be some form of being which occupies metaphysical gap between God and man. So, sino ba yung form of being? It occupies the metaphysical gap. Merong metaphysical gap between man and God, and that is the angels. Di ba? Grabe yung simbahan. Grabe yung mga materials ng simbahan to understand the spiritual theology and spiritual realities of angels. Okay? In the material, in the materially created order, where there is more than one being which shares the same essence, every angel is essentially different from any other angel. Unique pala yung mga anghel. Katulad din natin, they are created by God in different ways. So, yung mga natin, yung thumb mark natin, kahit we reach 7 billion, no, all throughout the world, 7 billion na tayo. Pero, walang naisa magkatulad ng fingerprint. Diba? Kahit yung natin, retina natin, hindi pala makatulad because we are created uniquely. So, kung ganoon, no, hindi tayo mawala ng pag-asa dahil huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba because you are created as unique being. No? Like the angel. They're essentially different from any other angel. All beings that are subject to corruption are material. And since angels are pure spirits and not a body, material form composite, it follows that an angel. So therefore, angel is cannot be corrupted. Is in subsisting form, and it is impossible for its substance to be corrupted. It is impossible that the intellectual substance, the angel, they have their intelligence, they have their will. Therefore, they are person. They are spiritual person. We are human person. They are spiritual person. Okay? The angel's immateriality is why it is incorruptible by its very nature. Therefore, all angels are immortal. We are mortal. Since they are spirit, they are immortal. Even though they are not co-existence, they are not co-eternal with God, but they are immortal, incorruptible. Since angels do not have body or matter, wala silang katawan, ha? They have no body or matter, they are not in a place, properly speaking. They are not in a place because they are not material. So place is material. No. However, an angel can be said to be in a place by application, therefore. So they can be in a place by application, no, of the power of the angel to some place in some way. Angels are said to be in place because through their wills they engage in an activity with acts upon a physical thing because of their power. They have this infused power, infused knowledge by God because they are created greater than human being. Angels are said to be in place through their wills. Sabihin niya, punta ako sa Ilocos nga, nandun ako. Sa pagsabi lang nila, no? Grabe. Hence it is said, one's guardian angel is here because he performs some action on something in one's presence or on one's body. So, makapuses siya. Yung makapuses, hindi yung walang sounds? Wala akong sounds? Bakit?
Nawala yung sounds mo, Father. Ito. Bumalik pa yung sounds ko. Marinig nyo ba ako? Meron po. Meron pala. Patuloy tayo. So, yan lang sa muna siguro. Susunod yung number of the angels. No? State of ignorance and their knowledge. No? Itatakol natin sa sunod na araw. Okay? Pero the knowledge of future, discuss natin. Okay? So, ngayon is the nature of the angels muna. Okay? Loud and clear, Father! No? Salamat pala sa mga magpadala ng mga stars. Meron naman, Father. Hindi naman nawala. Jollibean Joss. Si Lauren Eileen, no? Nanood sa atin. Meron naman, Father. Si Lorely Pardo. Mag-lunch ta, Father. No? Mag-lunch ako ngayon dahil marit lang tinakain ko. Tingnan nyo. Suot ko dyan yung ano ko. Babalik ko yung mga ano ko, mga clerical ko dahil tumaba na ako. Exercise tayo lagi para ano, no. Wow, new look here. New look here, Father, ha? Salamat po. Okay po, marinig ka namin, Father. No? So, mag-greetings muna tayo. Marlita, sana natuto kayo ngayon sa nature, angelic nature, no? So, babasahin ko ito lahat, no? At yung mababasa ko ay i-share ko naman sa inyo. So, kapag magbasa ako at i-share ko, no, it retains to my intellect. At sunod natin na i-discuss itong number of angels. Okay? Excited ba kayo? Ilan yung mga anghel? And state of innocence nila. So, una, diniscuss natin yung nature of the angel. They are purely spiritual. Mali po yung spiritual matter. Yung mga dahil magpakita sila through human being, they have physical. Ayan, makapangyarihan sila eh. May kapangyarihan sila. May supernatural power sila galing sa Panginoon. So they can appear as human being. Now, using their will, by application, they are present in a specific place. And by their power, infused power, given by God to them. Okay? Si Eva Bouvier, ready na ka para talk next week, Pads? Next week? Talk? Saan? Pero wala akong talk next week. Ang talk ko is next month po. Yes, excited po. Sheila Bito. Ricky, good after. Good morning, Father. Watching from Cebu. Salamat muna ako sa mga nagpadala ng mga regular at bago na mga star senders natin. Si M.L. Cornopio Almario. Lagi po ito. Nagpadala natin ng 10 stars. Sister Impir. Grabe, Sister Impir. Oh. Rabasano. I-regards mo ako, Sister Impir, kay Bishop. Bishop Rex, no, nandun na si Sister Impir sa Naval. Si Dan Galiena, oy, bago ito, padala sa atin ng 100 stars. Si Angel, good, akala ko Angel of God, no? Ang laki ng pinadala niya, 500 stars, salamat po. Si Ruz Torrijos, nagpadala sa atin ng 10 stars. Si Mercy Alvarez, bago ito, si Ruz Torrijos, salamat po. Si Mercy Alvarez, lagi ito. Nagpadala sa atin ng 100 stars. Nagdagdag naman ng 100 stars. Si Sheila Bito, Father D. Thanks much. Salamat din. 300 stars. Pinadala ni Sister Sheila Bito. Lagi ito. Walang absent ito. Tulad ni Mercy Alvarez. Parang lagi akong inabangan dito. At si Sister Ami Dacuba na Elga. Lagi ito. Nagpadala. 200 stars. Good noon, Father Darwin. Si Philip Flores, bago ito. Dala sa atin ng 10 stars. Mm-hmm. Si Lusanta Darunday Buwal. Father, please contact me. This number. Na ako gamay nga. Sa project. Salamat po. Napadala sa atin ng 10 stars. Si Sister Darunday.
Maria Cornopio, lagi ito. Walang absent. 100 stars. Si Kamikuna Junalin, thank you, Father. Please pray for my family. Yes. Uy, nagpadala sa atin ng 500 stars. Wow. Si Lusanta Darunday, nagpadala ng 50 stars. Additional. Si Maria Sarmento, lagi ito. 200 stars. No? Walang absent po. Si Hughes Migrenio, wala din itong absent. Nagpadala sa atin ng 10 stars. No? At si Maria Sarmiento, additional 20 stars. Si Jesus Chantan, bago ito. Nagpadala sa atin ng 20 stars. Si Bibing Bing. Bing, bing, bing. Nagpadala sa atin. Bago din ito. 50 stars. Si Noel, 10 stars. Parang nagpadala na ito sa atin. Si Victor Tangkay Chavez, 110 stars. Lagi ito nagpadala? Parang lagi or bago? Parang lagi na ito is Chavez. Si Willie Tumo, nagpadala sa atin ng bago ito, 50 stars, no? At merong nagdagdag, no? O si Maribeth Aparice, wow! Nagpadala sa atin ng 500 stars. Salamat po. Si Din Mirantes Clemente, nagpadala sa atin ng 100 stars. Uy, salamat po. Si Dice Estrella Abayari, nagpadala sa atin ng 10 stars. Bago po ito. Parang bago. Si Den Guillena, 100 stars. Salamat po. At yung stars na pinadala ninyo ay umabot na ng 3,222 po. Si DC Doplin Abao, good morning Father Darwin. Good morning. Watching from Kulasihan? Si Bro James Iskerdo, 19th Circle of Hell. Ano say meaning anong 19th Circle of Hell? Hindi ko pa alam kapatid dahil may hierarchy of punishment dun sa impyerno mga kapatid. Anong title ng binasa mo? Dominion po. Dominion. Ito po. Dominion kay Father Chad Ripperger. And then, ang kalugan dyan kapatid, may hierarchy of ano punishment sa impyerno. I ran out of stars. No. Ano? Ate May, I ran out of stars. Father, ask lang unta ko if novena is good to pray ba for petition. I just recently praying for 54 days novena. Please enlighten us. Novena is a devotion. Pwede ba yon? Pwede. It is a form of devotion. It is one of the religious piety. Uy, si Kamikuna Junalin, nagpadala sa atin ng 1,000 stars. Uy, salamat po. Lucky. At si Angelica Ken, 500 stars. At si Sister Marisa Cornupio. Uy, umabot ng 5,020 yung pinadala niyong stars ngayon. Salamat po. I've watched Father Refriger in YouTube. Sister Maria, sir. O manood kayo sa kanya. Ang ganda. Ang raming mga ano. Ang raming yung matutunan. Ako, marami kong natutunan na ngayon kahit isang oras na ako nagbasa about the nature of the angel, no, about the mission of the angel. We are sent by God to minister us because we are loved by God. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Grabe yung pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen? So, fight ti Maria, tatak sa FD with a humble heart. God bless po.